What's up guys, it's Jason. Welcome back. So today guys, ang ituturo ko na naman po is kung paano maglagay ng text or caption sa Adobe Premiere Pro. So sa mga hindi pa po nakapanood ng mga previous tutorial na ginawa ko, lalagay ko po sa description yung mga link para ma-check nyo yun if ever hindi nyo pa siya napapanood. So yun, tinuro ko po doon yung mga basic tutorial, tsaka may isang advanced doon yung paano mag-color grading ng plot. So, ang tutorial na to guys, para lang po sa mga beginners lang or yung nga hindi pa alam maglagay ng text or caption. So, dito ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So, ngayon proceed na tayo sa Premiere Pro. So, naka-ready na po yung Premiere Pro. Naka-open na siya. May dalawang paraan po ng paglagay ng text dito sa clip na nakalagay. So, ito yung sample natin. So, una, pwede kayo dito sa file. Click nyo yan, tapos yung new. Nakikita nyo dito itong legacy title. So, click nyo yan. May magpapapap na ganyan. So, lagay nyo yun yung gusto nyong ilagay na caption. Kunwari, cosplay. Yan. So, yan yung sample nyo. Pag-click nyo yan siya, automatic, malalagay siya dito sa project nyo. Yan. Diba, lumabas na siya. So, ngayon, tsaka kayo magta-type dyan. Cosplay. Yan. Diba? So, yung isa naman po ituturo ko is ito. Delete natin muna yon. Punta kayo dito sa... Diba nakaganyan yon. So, ngayon, click nyo itong title dito sa taas. Tapos dito, may kita nyo yan. Click nyo yan. So, yun, may lalabas ulit. So, yun, type nyo ulit yung anong text na ilalagay nyo. Okay, cosplay ulit. Yan. Tapos pupunta siya dito sa project. Ngayon, pwede na kayo mag-type dyan. Cosplay. Yan. So, mako-control nyo siya guys pag nandito na siya. Yan, pwede nyo liitan, pwede nyo lakihan. Tapos, ngayon, dadrag natin siya dito. Yan. Ikita nyo, nakadrag na siya. So, depende yan guys kung gano'ng kahaba yung text na ipapakita nyo sa clip. So, depende sa inyo yan, pwede nyo habaan. So, iksian lang muna natin dahil, yun nga, sample lang naman to. So, yan. Ngayon, papakita ko dito kung paano nyo siya baguhin yung font. So, click nyo dito sa gilid, itong Legacy Title Properties. So, yan. Click nyo yan dyan. Tapos, pwede nyo itong i-click itong ano. Pero, bago yan, yan nyo muna. Select all nyo muna siya. Tapos, yan. Diba? Yung kerning para yung gap niya, kung gaano ka haba yung gap. Tapos yung leading, din nyo magagamit yan pag isa lang yung text. So, magagamit nyo yan pag dalawa. Wait lang. Ito namang... Ito yung kulay ng text. Pwede nyo palitan yan kung red. So, white lang natin siya. So, dyan kayo magpapalit. Tapos yung shadow, pwede nyo lagyan ng shadow. Click nyo lang yan. Tapos pwede nyo itaas yung opacity. Tapos yung distance, ayan, makikita nyo may lumabas. So, yan yon. Tapos yung size, ayan, makikita nyo, di ba may lumabas na ano, na black. So, depende sa inyo yon kung anong shadow din ng kulay, lalagay nyo. So, ayan. So, dito nyo lang siya gagalawin, guys. Pwede nyo siyang palakihin yung font size. Pag-click nyo yung ganyan. So, pwede rin nyo i-control dyan. Tapos, yan na, di ba? Yung font naman, pwede, dito nyo siya papalitan. Ito. Yan, hanap kayo dyan. Kung meron kayong naka-install na font, automatic po siya lalabas dito. So, yan. Meron ako in-install dito na lagi kong ginagamit yung nasa F yun eh. Ito. Fake sa serif. Yan. Yan lagi ginagamit ko. So, yan. Yan lagi ginagamit ko sa ano. Mapapansin nyo sa thumbnail ko sa Facebook. Ay, sa YouTube. Sa Facebook din naman ginagamit ko rin naman siya. Sa page. So, yan. Pwede nyo lagyan ng shadow yan. Para magkaroon siya ng shadow.
Tapos inner stroke, yung parang magkakaroon siya ng, ito, pakita ko sa inyo. Ano, di ba nakikita nyo may black. So, yan usually ginagawa ko, yung size. Dito yan sa outer stroke. Yan. So, di ba? So, pwede nyo rin i-ano dito. Hold nyo lang yung control. Tapos, yung mouse, yan, kung gusto nyo palakihin. Depende yan sa inyo kung gano'n siya kalaki ilalagay nyo. So, yan, kunwari, pang-thumbnail nyo. So, pwede nyo na rin siya i-screenshot dyan. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-screenshot, ha. Yan. So, makikita nyo to. Yan. Click nyo yan. Click nyo yan. May lalabas na ganyan. So, pwede nyo, yan, JPEG naman siya. Pwede rin GIF. Yan. Or PNG. Pero, usually, JPEG naman. Kasi, yun yung pang, ano natin, panta-thumbnail. So, ganyan lang kasimple, guys. So, yun. Yun lang naman. Tsaka, huwag nyo kalimutan yung tinuro ko sa basic tutorial, yung sa sequence, bago kayo mag-start mag-edit. Yan siya guys, so, gumawa kayo ng preset. So, sa mga hindi pa alam yon, lalagay ko sa description yung link. Huwag nyo kalimutan lagi pag nag-start kayo mag-edit, yung sequence muna. So, ganun lang po ka-easy maglagay ng text or caption sa video na ine-edit nyo. So, yun lang muna guys yung ituturo ko ngayon. Bali, next nun is kung paano mag-export or depende kung yung sa audio, kung paano mag-sync. Madali lang naman yon, kaya mabilisan lang din tong tutorial na to. Kaya makukuha nyo na agad. Basta kung nahihirapan kayo, pwede nyo i-download tong tutorial na to para mapanood nyo siya kung saan kayo nalilito. So yun guys, sa mga bago dyan sa Premiere, alam ko mahihirapan kayo intindihin to. Pero pag na-master nyo naman siya guys, talagang solid gamitin tong Premiere. Tsaka marami kayong pwedeng gawin. Mas professional yung editing nyo pag ito yung gamit nyo. Sana may natutunan kayo and nakaabot ka dito sa video na to. Kasi marami pa ako ituturo. Bali, pag wala tayong travel, ito yung gagawin ko guys. Tutorial tayo. Magtuturo din pala ako sa ano? Sa KineMaster or KineMaster. Ano bang ano nila tawag doon? Basta yon, next ko rin yun. Naka-line up na yon yung tutorial na yon. Tsaka ano pa ba? Sa Photoshop, baka soon kung paano gawin yung mga thumbnail. Pero hindi naman ako ganun ka galing din sa Photoshop. Kaya ano lang muna. Focus muna tayo sa Premiere tsaka yung KineMaster. Yun kasi talaga yung madalas ginagamit ngayon. Lalo na yung mga nag-start mag-YouTube at gumawa ng mga film. So, yun. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon. And sana nakaabot kayo dito sa part na to. Kung gusto nyo pa mapanood yung mga gitong klaseng content, travel and tutorial, click mo lang yung subscribe button and turn on mo yung notification bell para every time na mag-upload ako, ma-update ka kaagad. So yun lang, kita sila ulit tayo sa next tutorial. And that's all. Paalam!